Mali pala yung aking tinitingnan. Yan, gusto ko update dyan. Sabi ka nyo. Ayan, o makaya manood ka, nandiyan ka lang. Sa batang yan. Alam nyo kanina, sobrang pagod na pagod ako, pero ito si Omsky TV. Sabi niya, punta natin si Jasmine. Sabi ko, sige, o di, punta kami. Talagang, hindi ko lang masyadong naano yung video yun dahil pagod ako. Pero yun, pera, nalikom na pera, maliit lang, no? Kasi actually, na kay Elmski TV, so nagtotal lang ng 1,950, ganun lang. So nagdagdag ako kanina ng 2,200 para kahit papano, kasi naggrocery kami, medyo malaki yung grocery namin, no? Tapos bumili pa ako ng gamot, so talagang abunado. Pero ayun, walang problema yun, okay naman. Ang nakakaano doon is yung merong viewers na gusto siyang itulungan pag-aralin. So, kinonvince namin yung kanyang tatay, mangyak-ngyak ngayon nung kinakausap ko. Kaya, sabi ko, pag-isipan niyo po, iniwan ko yung number doon. Kasi ito doon ang gusto kanyang, ang mag-adapt sa kanya, 71 years old, no? Taga-Antipolo. So, pag-aaralin siya. So, tapos mapagamot yung skin niya. Si Jasmine, talagang gusto niya. Pero siyempre yung papa niya, kailangan niya pag-isipan. Sabi ko, isipin mo na lang na habang, kasi si Jasmine, nadatna namin kanina. Makikita niyo yan sa video bukas, nadatna namin kanina, natutulog doon. Tapos kasabi ng mga, ang dami mga bata doon na lalaki lang. Sabi ko, okay ba sa'yo, nakikita yung anak mo na nandyan lang sa labas, no? And medyo hindi okay. Sabi ko, at least ito may tao na ako na responsibilidad mo sa puso bin, mapaganda yung ano ng bata. So ngayon eh actually umalis kami, binabol pa kami ng kapatid ni Jasmine na si Puti. Babae din po yun. Yun yung si Puti. Alam mo, kawawa din kasi nag-ano siya ng parking, nangangalaka, lahat-lahat na lang ginagawa niya kahit paano para makatulong siya dun sa kanyang tatay, no? So yun. Napabot tayo kanina, nasa ano natin yan, nasa video natin yan, kasi hindi ko pa na-upload, no? Medyo pagod ako. Ang dami kasi nga ganap kanina. So yun, sana pray natin na pumayag siya. Kasi para din naman sa kanila, no? Kasi matanda na si Madam, wala siyang kasama. No, sana sa mapapabuti yung anak niya. Yun na po yun. Pero, ayun. Ang hirap pumunta doon. Delikado. Tsaka, medyo, parang sobrang dumi na. No, kasi wala na mga bantay doon. Tinanggal na yung mga nagbabantay doon. Kaya, sobrang dumi. Makikita nyo yan sa video. So, yun. Medyo ano lang. Kasi nakikita nyo naman dyan, nakapost lahat na nag Gcash, no? So kanina ang total niya ano is 1,950, parang ganun lang. Napadagdag tuloy ako ng 2,200, pero okay lang. Bigla namin siya ng chinelas, tas groceries, bigas. Gusto ko sana bilan siya ng kubot. Kasi nandun na siya sa labas, sa may karton lang natutulog. Eh wala kaming mahanap na bilihan. At saka ang bibigat ng bigas, no? Dala-dala nga ni Omsky TV yung bigas eh. Tapos ako dalawang plastic, no? Tapos may plastic pa siya isa. So, ang hirap. Tapos, gusto pa ng sinakyan namin na madagdag kami ng 50. 200 na nga bigay namin. Talagang nag-demand pa. Pero hindi namin pinagbigyan. Sabi ko, hindi. Tama lang yan yung bayad na yan. Sabi ko, ano? Kasi medyo iba yung driver yung dating. Alam mo yun. Yun. So, tas yung kanina naman, dating yung sa atin na yung ating activity kanina, successful, no, na natuwa po tayo dun sa community nila dahil alam mo, may sarili silang initiative, no, para dun sa mga stops. I-adapt nga natin yun eh.
yun ang gagawin ko sa next na pag-arangkada ng ating 20 pesos per kilo na bigas, na sasabihin ko dapat meron kayong stubs, no, para hindi na pumila yung walang stubs. So hindi ano, ayun. Tapos syempre, pasalamat tayo dun sa nagbigay ng donation para dun sa 1 peso na bigas. Ah, na bigas, sorry, na sardines, no. Ayan, so ang daming tao, nakakatuwa kanina, no. And alam mo yun, nakakatuwa dahil syempre alam natin, no, kung ano sila, sino sila, and yet nandun sila to support, no, and malaking bagay sa kanila. Naramdam ko yung kanilang tuwa, no, naramdam ko yung kanilang kagalakan dahil doon sa ginawa natin. Kaya sa sabi nga nila, sana po sir, wag po kayong magsawang tumulong po sa amin. So ano siya, okay siya talaga. And plus may kasama tayong kanilang media doon, yung Philippine Star, no, nandun kanina to para mag-cover, no, yung isa hindi ko na ano kasi medyo nagka-miscommunication kami. Pero okay lang. Okay lang na 'yon. Kaya tawa na, just nakaraos pa tayo, and we're planning for the ano naman, yung next, yung sa itlog, no. So sana makahanap ako ng mas mababang supplier. Hindi naman ganoon kababa kasi wala namang mababa ngayon eh. Pero yun po, yun yung plano natin this week, no. Sana ma-materialize natin yung egg kasi gusto ko talaga siya, no. And meron ako nabalitaan, merong kakamping 103 na. Oh, 'di ba? So may nag-accept na naman ng challenge natin. Ito ay sa isang pwesto lang. So hindi ko alam kung na-sold out, no, yung kanilang bigas, no. Sa ating kasi talagang maso-sold out siya dahil premium yung bigas eh. So kahit paano, maganda klase yung bigas tsaka ngayon. Pero kung parang nakasupot lang kasi doon, parang mas maganda siguro nandun yung sako kung anong klaseng bigas, no. Kasi alam niyo na minsan, syempre, baka mamaya mabalikan pa, no, nasasabihin nila na ang bigas na to hindi maganda or mabaho, ganyan. Yun yung ayaw ko. Tapos, yun, kwento ko lang kanina. Yung, kwento ko lang yung supplier ko kanina. Ewan ko kung napanood yun na nakwento ko doon na BBM siya, no? Nakailang pangatlo ko na ito nabili. Sabi niya, sir, to be honest with you, kasi ayoko naman magsinungaling, BBM po ako. Sabi ko, walang problema. Hindi naman ako bumili. Hindi, nakita mo ba nung bumili ako na tinanong kita na BBM ka ba o Lenny ka ba? Ganun. Wala naman yun. Hindi ko inisip yun. No, I don't care kung ano ka. Kasi basta bumibili ako, no, bilang customer, no? No, yun. So para gusto natin na malaman po nila na tayo ay wala talagang pinipili. Tayo ay willing tayo tumulong, no, kahit sa kung sino man, no. Syempre kung kakamping na supplier, 'di ba, much better din, no. Pero syempre siya na yung nakita ko na medyo okay dito, no, within the area. Ayan, good evening sa iyo, ano, The Action Man. Ayan, si The Action Man. Ayun, medyo masaya lang din, pero nakakapagod talaga yung araw na to kasi talagang sinagad namin eh, talagang nag-vlog pa kami doon kaya Jasmine, no, kasi gusto na talaga namin matapos na yung chapter niya, no. Ayun, so tinatagal namin konti kasi medyo konti lang yung nagpadala, no, na sabi ko nga kay ano, kaya Elmer, magkano pumasok, no? Eh lahat naman na pumapasok sa kanya na sa akin ng resibo, no. And then siya pag may pumasok, yung cost, yung ano naman, yung mga viewers natin pag nagpasok, siya nagme-message sa akin. So ayun. Kahit paano nakaipon tayo ng 1,950. Oh, pero no, grocer kami medyo malaki, so dinagdagan ko ng 2,200. Akala ko premiere live pala. Kumusta, host? Congratulations pala sa iyong ano ba 'yun? Oh, live ito. Wala nang premiere. Ano yung vlog-vlogan lang. Ito ano tayo, reality show. Parang reality show ito ating ginagawa, no. So ayun. Hintayin niyo yung ano, yung itlog, no. This week.
And marami pa tayong gagawin, no, na pagtulong, no, sa ating mga kababayan. And nakakatuwa lang din na marami tayong mga sa mainstream media, no, and sa mga news na talagang tumutulong na lalo ma-spread yung ating advocacy. So yun, i-clear lang natin, no. Maraming kanina meron diyan na ano na naman, kumbaga, gusto ko na i-clear, no, may nagsasabi diyan na ano ba to? Yung sa sardinas natin, kiniklaim ko daw, no, na galing pala sa donor binebenta. Yun ang hindi nila alam. Yung mismo yung donor, nagbigay ng instruction, ibenta mo to ng 1 peso. No? So, then, pinadala natin yung resibo sa kanya, kung magkano yung binili natin. So, yun. Satisfied yung ating donor, no? Kaya ang nagko-comment dyan na ganun, bago kayo magsalita, sure nyo na tama yung inyong source and tama yung inyong duda. Kasi kung duda lang yan, yung panira lang na wala kayong proof, eh walang kwenta yan, no? Sinasabi ko nga, hindi ko alam ba't hindi pinost ni FB yung sabi ko. Sabi ko yung bigas natin na 20 pesos per kilo and 1 peso na sardines pinipilahan. Pero itong mga nagko-comment ng negative, saan yung pila sa kanila, no? Kumusta yung comment nila? Wala, no? Kasi at the end of the day, kailangan ng tao ng makain. Kailangan ng tao ng tulong. Hindi kailangan ng tao yung bad comments. Hindi kailangan ng tao yung panirang comment. Hello po, ayan. Yun po yung kailangan ng tao, yung makain. Kaya kung makita nyo po kanina yung mga tao doon, grabe yung pasalamat sa akin, no? And nakakatuwa, nakakataba ng puso, no? Ako naman, sabi ko sa sarili ko, wala akong dapat i-explain sa kahit kanino. Kasi in the first place, initiative ko ito. No, wala ako accountable sa ibang na tao. Napaka-grateful ko, no, na yung mga kakampings dyan sa nandyan para mag-tumulong, magdasal. Yun ang kailangan po natin, no? So, nagkapasalamat po tayo doon sa overwhelming support po nila. And huwag nyo pong pansinin yung, ano, yung mga naninira. And sila po ay, kung nakakapagsalita, na kung ano man, sa kanila na po yun. Meron pa kanina nagme-message sa akin na count, ano daw siya, ano ba yun, basta public official po siya. Sabi niya, baka pwede daw siya makakuha ng bigas para daw gamitin niya doon sa kanyang... Ah, gusto niya daw mag-ano? Gusto niya daw mag-business ng bigas. So, alam mo na yung pakay, di ba? Sabi ko na una, huwag niyo pong isipin na business po. Hindi pwede siyang idikit na business. Kasi baka narinig niyo yung word na benta, akala niyo business. So, i-explain natin para kahit paano mapakinggan nila, no? Hindi po ito business. 20 pesos is just a part, it's a concept. Concept lang yung 20 pesos, hindi po siya business. Kasi ang business, you make profit out of your product, di ba? So, hindi siya business. Kasi ito, binibenta mo siya below your capital, no? And yung bumabalik sa atin na 20 pesos, naka-allocate na yan siya for the next community na bibigyan natin. So, suma total, lumalabas lahat. So, hindi mo siya pwedeng sabihin business. Hindi mo talaga siya pwedeng madikit na business. Kung may isip ka, paano mo i-analyze, hindi siya talaga business, no? So, yun po yung sinabi ko dun sa nag-message po sa akin. Sabi ko, kasi sabi niya gusto niya daw mag-benta ng rice. Kausap po kayo sa dealer, hindi po ako dealer, no? Sabi ko, mukha bang dealer yung pinagagawa ko. Ang dami po nag-message sa akin, napa-order po. Hindi po tayo dealer. No, tayo po ay tumutulong. No? Kasi tinitingnan nila yung benta na word, no? Pero kung sharp yung medyo yung isip nyo, isipin nyo, benta ba talaga ginagawa niya? Hindi po benta kasi hindi siya business, eh. No? Parang ano lang yun? Yun na yung form of concept ng pagtulong, no? Na naisip natin dahil as a vlogger, syempre iniisip natin, ano ba ang trending topics, issues sa social media? So, doon po tayo nagbabari. Pero, kung susumahin mo, tulong po talaga siya. And walang bumabalik sa akin kahit piso. Yung sinasabi nyo yan na bumabalik na 20, naka-allocate na yan for the next community. So, bibili ko ulit and dadagdagan ko pa.
Di ba? So, walang bumabalik kahit 5. So, paano nyo sabihin na business? Hindi po yan business. Okay? So, yan ang explain natin. Para alam po nila. At yung kung may mga donor na mag-donate po yan, welcome ko yan. Kaya kagabi, meron nag-message po sa akin, sir, gusto ko mag-donate dyan. Ito, bili mo ng sardinas. Ibenta mo ng piso. Siya po nag-instruction po noon. No? And kung yung tao nga nag-donate na satisfied sa ginawa natin, no? Eh, ito, ang mga tao na nanonood lang, eh, ang daming complain. Alam mo yun, yung... Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung isip nila, no? So, kaya sabi ko nga doon kanina sa reporter, eh, natawa nga siya, eh. Sabi ko, sila, talo sila. Kasi kung marami silang mga comment, na bad comments, iniisip nila ako, and nai-stress sila. Ako, wala naman ako nga iniisip na kahit isa sa kanila. So, logi sila, di ba? Ako, masaya ako sa ginagawa ko, and sila... Ang dami nila iniisip. Ang pangit doon is pinapakita mo lang how dirty your mind is, no? Kasi nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, no? Doon sa ginagawa ng kapwa mo na nakakatulong sa tao, nasabi ko pinipilahan yung ating ginagawa, no? Hindi nga sila nagrereklamo na may dala silang pera, 100 pesos for 5 kilos, tuwang-tuwa nga sila eh. 'Di ba? Kayo pa nga na nagko-comment lang dyan, na may nagko-comment dyan na kung ano-ano. Diba? Parang hindi ba ano yun? Kung ako ha, kung may isip ako, parang sabi ko, dali lang, magko-comment pa ako pag ano. Analyze nyo kasi nagpapakita lang kayo na medyo hindi nyo nag-gets, no, yung ating konsepto ng pagtulong. No? So, 20 pesos is just, for clarification, 20 pesos is just a concept, no, ng tulong. No? Pero hindi siya talaga benta. Dahil walang bumabalik sa ating kahit piso. For us, straight to the point and smart. Natunog din mo tulad ng iba na nag-suffer pa po. O, sa atin lang naman talaga. Gusto lang natin i-clarify, no? Kasi may mga, alam mo na, yung mga chismis ba na, alam mo yun na hindi makatotohanan, basta lang sila makapanira. No, ang dami pong mga nagme-message sa akin na ito pa gusto pa natin sabihin na mga nagsasabi na saan po yung pwesto mo, pwede ba kami bumili dyan kasi may business po kami, gusto namin bumili dyan para makamura. Parang doon mo makikita, iniisip nila para kumita lang, no? Gusto nila bumili ng mura kasi business daw nila. So ibig sabihin, ito yung mga taong selfish. Ito yung mga tao, iniisip lang nila na gusto ko bumili na sobrang mura para kikita ako na malaki. So, nagpapakita lang talaga sila na they are greedy, no? Sakim lang talaga. Wala talagang ano, walang desire sa puso nila na para to help out ng ating mga kababayan. Kasi kung may isip ka, dapat ang sabihin mo, gusto ko mag-support yun sa advocacy mo, di ba? Pero kung selfish ka, sasabihin mo, saan po yung pwesto mo para bumili ako dyan dahil mura para gamitin ko sa business ko? 'Di ba? 'Di ba? Tapos meron po tayong para isa-isa na natin yung ibang mga nakakaano sa attention ko, nakukuha nila yung attention ko sa mga comment. Meron pa doon nag-message sa akin kanina. Sa ibang ano siya, 'di ba? May challenge po tayo, no, na kahit sa ibang sulok ka ng Pilipinas, sa din gusto mo magka-camping 103, 104, and then you do the same. Pero ang ito naman, yung nag-message po sa akin, gusto niya ako magbibigay ng bigas pa para gawin niya yung challenge. Ano ba 'yun? 'Di ba? So parang sana po mag-ano naman po tayo. Mag-isip naman po tayo ng alam mo 'yun, yung pag may message po ako, medyo may sense, no? Hindi yung hindi nag-iisip ba yung hindi ako na-stress actually. Kayo nga na-stress eh. Pero natatawa lang ako kasi mas pinatotohanan nyo na slow kayo mag-isip. No, ganun lang yun. Pwede nyo kasi nungin sa akin na for clarification na, sir, paano mo bakit ka nag-come up sa ganito 20 pesos? Alam mo yung mga media na nag-interview sa akin, ganun magtanong, paano ka nag-come up sa 20 pesos? Paano mo, magkano binibili mo dyan? Magkano ba ang, may lugi ba dyan? O, pag narinig ko na yung lugi na sinasabi nila, doon ko na pinapasok na hindi pwedeng gamitin yung lugi. Kasi hindi po ito business, okay? Hindi ko po ginawa ito. Bakit ako magbebenta ng isang product na palugi? As in, lugi siya. Ibig sabihin, wala kang profit. Hindi po business yon, no? So, yon. Ano lang, concept lang ng 20 pesos. Dahil yan yung usapin. So, nasa social media po tayo eh. Pero, the bottom line is, kung iisipin mo, is tulong talaga siya. Kasi,
Yan, pag binigay sa iyo yung 100 pesos for 5 kilos, nakatabi na. O, dadagdagan ko ulit yan dahil sa next na community na magkikinabang sa 20 pesos. So, all in all, lumalabas lahat. No? Nadidelay lang ng konti. Naiiwan lang yung 20 pesos. Pero, oh, dinilabas for the next community. So, hello po, full support here from Doha, Qatar. Ay, maraming salamat po sa iyo, ma'am. So, ganun na kasimple po yung logic ng ating ginagawa. And, tulong po talaga siya, no? Alam niyo naman yung pag-vlogger, malikot yung isip, nag-iisip ng konsepto, no, para dun sa vlog, para may iba, no, may changes. So, nagkataon lang na yung 20 pesos is usapin. Pero hindi po yan talagang, kumbaga, ito, inspiration. Pwede natin sabihin na inspirasyon, no? Or pwede nilang gamitin na as goal, no, na para sa ating mga lahat na public officials, no, public servant na trabaho ng talagang paspasan ng trabaho para gumanda yung ekonomiya at gumanda ka sa yung ating gumaan, no, ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. So ganun lang yun, no, pero focus tayo sa pagtulong sa wala tayong pinipili. Lahat po yan is para sa lahat. Sabi ko nga, ito yung tagline natin is isa lang ang kulay natin, no? Tayo po ay Pilipino. Huwag na natin ipasok yung mga issue na kesyo ganito, kesyo ganyan. Huwag po. Ako medyo nalulungkot ako doon sa mga gumagamit, no, sa itong ating advocacy. Tapos nilalagyan ng kulay, medyo... Ako kasi ganito yan eh. Kaya ko hindi... Ito, for the record, hindi ko pinapalitan yung acting image. Nakaka-Pink 101. Why? May reason po yun. Dahil ako ay kakamping, sila ay pulahan, ina-accept ko sila, tinutulungan ko sila, sila din, ina-accept nila ako kung sino ako. So, walang dapat i-change na kung anong political stand mo. Kasi, lahat po tayo, iba-iba talaga, may isip po tayo. Hindi naman, kaya nga, sa buong pamilya, ano, sa buong pamilya, iba-iba yung utak, kahit kapatid mo, iba-iba yung utak, kahit may magkadugo kayo, di ba? So, how much more na hindi mo kadugo, iba-iba talaga yung isip nun, no? Pero, iisipin po natin, tayo po ay Pilipino, okay? Iba yung paniniwala mo, iba ang paniniwala ko, pero tayo ay Pilipino. Siguro tayo, pwede tayo doon na natin titingnan na Pilipino ka, and dahil down ka, kahit papano, matutulungan ka ng kapwa mo Pilipino, doon na lang natin tingnan yon. No, tama na yung bangayan, no? And I mean, 'di ba? Hindi nila mababago yung aking belief, no? Hindi nila mababago yung aking stand kung ano yung paniniwalaan ko. And I'll continue yung aking paniniwala. Pag makita ko na hindi tama, syempre sasabihin ko dahil hindi tama. Ganun lang po yung kasimple. Walang magbabago po doon, no? Pero yung pagmamahal natin sa ating mga kababayan, dapat nandyan po yan. Hindi po dapat natin gamitin, no? Huwag natin gamitin yung nakaraang itong campaign period para po doon, nandun na lang yung ating buhay na nakatutok, na nakapako doon. At, you know, bawat araw na lang is maghahanap na lang tayo ng talagang kung ano-ano ang ating, di ba, gagawin na medyo parinigan. So for me, hindi na healthy. Hindi po siya healthy sa akin, no? And kumbaga may Diyos. Kung naniniwala po tayo na may Diyos ang buong ano na to, universe, then no, leave it to God, no? The battle is not ours, no? Ipasa Diyos na lang 'yan, no? Ang kaya nga may limit yung buhay natin, no? May limitation yung bawat galaw natin. Kahit sa pagkain pa lang mare-remind ka, hindi mo naman makain kahit sobrang dami mong pera, makakain mo ba lahat ng pagkain? Hindi mo mapasok sa tiyan mo dahil may limit, no? So malaki ang wow sa next vlog nyo also po. Ayan. Maraming salamat sa mga bagong pasok diyan. Shoutout sa inyo. So 'yun. Kaya ako, ang daming mga comments, no, na gusto natin na pansinin, na minsan nakakatawa talaga siya, pero hindi ko na lang talaga siya pinapansin kasi sabi ko, bahala kayo ma-stress sa akin kung may stress kayo. And for those na mahal ako and gusto akong suportahan,
talagang syempre natatanaw ako ng utang na loob sa kanila na nandyan sila para suportahan yung aking advocacy. Malaking bagay na po yun, lalo pa yung mga nagdadasal po dyan, no? Pero yung mga naninira, yun na yung sagot ko sa kanila. Pinipilahan ba yung mga bad comments nyo? Hindi. Ako, yung ginagawa ko, pumipila yung mga kababayan natin at masaya sila, nagpapasalamat, and okay na ako dun, no? Hindi ko kailangan i-please, hindi ko kailangan mag-explain doon sa mga ayaw, eh, walang problema, wag kayo manood, o, oh, diba? And, pangit, wag na magano, wag na, kung mag-comment kayo dyan, sabi ko, kahit mag-comment kayo ng masama, bahala kayo dyan, no? Kayo naman yan, eh, type mo yan, eh, bawat type mo ng word dyan, nagre-reflect yan kung ano ka, no? Hindi naman ako, no? Kung nagko-comment ka sa akin, sana magsalamin ka muna kung ano ginagawa mo sa sarili mo, sa buhay mo. Meron ka bang advocacy? Meron ka bang tinutulungan? At ito po ang pagtulong na to. Hindi ko lang po ito ginawa ngayon lang, for the record, ha? I-reviewin niyo po yung aking YouTube channel. 2 years ago, ang dami ko na pong tinutulungan. Okay? Hindi ko pinapakita yung mukha ko, kamay lang makita ko sa camera. Inabutan ko ng 4,000, 3,000, yung mga nag-ice cream, nagbabasura, naghugas ng bote, may bata na naglalako dyan, namamasura. Marami na po akong vlog na gano'n kasi gusto, yun talaga sa puso ko na tumulong, no? Ay, sabi ko nga eh, kung mas by resources ako na mas malaki pang funds, mas marami akong magagawa, mas marami akong matutulungan. So, ito sa ginagawa niyong support sa akin, eh, sa mga susunod na mga months, makikita niyo po, no, na hindi mapunta, no, sa walang, walang silbi yung inyong panunood, ang inyong pag-ano dyan sa YouTube ko, pag babad nyo dyan, makikita nyo na marami tayong matutulungan. So, yun lang po. Alam nyo, isang idol ko talaga, ito kasagsagan ni The Hungry Syria na tumutulong, siya talaga yung pinaka-idol ko, tsaka si Ivana Alawi, pag tumulong siya, yun ang mga idol ko sapag napakagalante. Yun ang mga, yun talaga mga ano ko, mga hinahangaan, perhatikan sa'yo, ano yun? Good morning sa lahat ng mga nandito. Go lang kakamping 101. Dito lang ako para sa iyo dito sa Hawaii. Ayan, oo. So maraming salamat. And malaking tulong, no, doon sa mga nagpapaabot sa akin ng mga messages, no, na ang dami kong messages na natatanggap na ituloy mo 'yan ng dito ako nagsusuport sa iyo. Maganda yung ginagawa mo, and yun lang nababasa ko. Malaking bagay na sa akin, no? Mas lalo ako nga nag-iisip na kung ano yung susunod ko na gagawin, no? Kung ano, sino yung mga tutulungan ko, saang area ang bibisitahin ko. So doon lang ako nakatutok, no? Hindi ko na kailangan na pansinin pa yung mga nagko-comment diyan. Basta sa akin nakikita ko, pinipilahan, and happy na ako doon. Pati yung mga kasi sir pang ano pagpansinin, no? Kasi sir is pansinin. Ano yung type nito? Hindi ko ata maintindihan niya. Ayun. Siguro sabi niya, wag pansinin. O, tama. Hindi ako naapektuhan, mga kaibigan, mga kakampings. Hindi po ako naapektuhan. No? Ang naapektuhan ako mismo, pag doon sa mga kakamping mismo, nanggagaling, yung medyo iba yung pananaw nila sa ginagawa ko. Doon ako medyo nadi-discourage, no? Pero syempre, hindi ako mag-iiba ng kakamping ako. Sila po yun, eh. Bawat po kakamping, hindi mo rin masabi na isinasabuhay yung sinasabi nating radical love. Okay? Parati ko sinasabi na kung sinasabi niyong radical love, eh dapat ito ang radical love. When you say radical love, it's unconditional, no? Pero kung nagbibigay ka ng kondisyon sa isang tao, eh questionin mo. Baka hindi mo naiintindihan yung sinasabing na radical na pagmamahal. O, yun na yun. Kayo ang, sila yung may problema. No? Sila yung may problema at ako, hindi ako dun agree, no, na nagsasabi tayo lagi radical love, pero hindi naman natin pinaparamdam, no, wala tayong tao na subject na pinaparamdaman nun, useless yung sinasabi natin na radical love. Kailangan po may tao makaramdam nun, kailangan po may mga testimonies po tayo na maririnig, no, na magsabi sila, alam mo, kakamping ka, natulungan mo ako, kahit iba ako, kahit pulahan ako, natutuwa ako sa iyo. Kanina may nag-message doon, sabi niya, ako, hindi ako kakaping, BBM ako, pero gusto ko yung ginagawa mo. So, yung mga those are the messages na mas lalo nag-encourage sa akin na mag-reach out, no, sa ating mga kababayan. No? Ganun po yun, eh.
Oh, so kaya tatmungin natin yung sarili natin. Tayo ba may goal tayo, no? To win them back, no? Para ano yun sila, talagang i-embrace sila, no? Para maparamdam natin na ito dapat, no? Ito dapat yung pagmamahal na maramdaman nyo, no? Galing sa amin. So yun po yun. Kaya ako hindi ko kailangan palitan yung ano ko nakakamping, no? Kung pulahan sila. Oh, parang in-embrace kita, pulahan ka, in-embrace din nila ako dahil kakamping ka ko. Yun na yun. 'Di ba? No, yun lang po yun eh. Yun ang masarap ano doon isipin doon. Dan Tamsak Host. Ayan, talagang parang ano to, angat dati nung nag-uumpisa ako, naalala ko merong paangat, mga ganun-ganun ba. Ang tagal ko rin na stress sa mga ganun-ganun, yung paangat-angat na yun. Ang dami ko mga kabatch doon, no? Alam mo, ang dami nila nagte-text sa akin, napansin nila, ganyan, nag-aano sila, nag-congratulate, no? Siguro kayo din, yung mga vlogger dyan, ang daming yung mga kabatch, no? So, ako ang dami ko rin mga kabatch dati. Pero yun, so tuloy-tuloy lang yung ating mission, no? And hopefully next time, nandun na yung tarpaulin. Sobrang na-overwhelm ako, ang dami-dami na gano'n, nagpadala ng mga layout ng mga tarpaulin. So magugulat kayo kung sino pipiliin ko doon. Huwag nyo na lang po pansinin. Ay, hindi naman natin pinapansin. Pero minsan kailangan natin i-explain, no? Kasi yung mga ito, madideceive, no? Madideceive sila, katulad niyan, yung may kakamping mismo, ha? Mismo kakamping. Oh, sinasabi daw, inaangkin ko daw yung sardinas, nagaling pala sa sponsor, binibenta ko pa daw ng 1 peso. Oh, yan yung hindi nila alam na kwento, no? Na mismo yung nag-donate na sabi, oh, ito, ibili mo to ng ganito, ubos mo yan, ibenta mo ng 1 peso. Oh, diba? From a donor, sila po nag-instruction sa akin. Hindi po ako nag-iimbento, no? So, huwag kayo magsabi na ganyan, no? Kasi hindi po, ano, hindi po tama po yun. Mabuhay po kayo. God bless you always. Ayan, si Demdam Dabi. Ayan. So, yun. Yun na po yung ano natin, yung konting kwentuhan, no? Buti nga hindi malakas ang hangin ngayon, kaya sabi ko parang gusto ko makipag kwentuhan sa inyo, no? Kaya masaya lang tayo, mga campings, no? Nakakatuwa. And pinagpipray ko sunod yung kung saan location. Host, pwede ba premiere ko para bukas? Thank you po. Ano ba yun? Host, pwede ko premiere? Ano ibig mo sabihin na hindi ko siya mag-gets, no? Yun. So, ayan, kailangan po natin talagang mag-isip pa, no? Na mga pwede gawin. Ngayon, marami akong mga nasa isip ko na pwede ko pang gawin na kahit paano sa ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy lang, no? Makakatuwa lang na maraming... tapos yung mga ano dyan, gusto ko pa salamatan. Ang dami nagme-message na gusto mag-volunteer. Sabi ko, ngayon, kaya ko pa naman. Kaya ko pa naman, no? At yun, si Amski TV na lagi ko kasama. Talagang nandyan, no? Siyempre, may mga... At doon kanina yung napuntahan namin. Ayan, si Almski TV speaking. Oh, watching from Cavite. Ayan, mabuhay ka. Ayan, support nyo yan, guys, ha? Si Almski TV. Siya po lagi yung kasama ko, no? Kaya kung ano ang nararating niya ngayon, talagang happy ako din sa kanya. At saka, napakabait din yan, no? Napakabait yan. So, ayun. Tapos, yun. Sabi ko pala, yung napuntahan namin kanina lugar, nakakatuwa dahil sila talagang napaka-organized, no? Talagang pagdating ko doon, may mga, sabi nila, sila na mismo nagbigay ng mga stubs, no? So, walang dinumog, nakapila, mga ganyan. So, masaya. Kaya next time, sabihin ko na doon, sa next time napuntahan, kailangan po may stubs po kayo. Ito, 100 families lang, o yun ang yung pipila, no? So, sana makakuha ulit tayo ng sponsor doon sa sardinas. Para maka-ano ulit tayo doon ng 1 peso sa sardinas, no? Actually, sabi ni Amski TV, sabi niya, parang sobrang mura, pwede bang 5 peso? Sabi ko nun, sabi ko, hindi, yun ang gusto ng ano, ng nag-sponsor sa atin. So, sundin natin. So, yun, masaya. Kaya, nakaka-ano, no? Nakaka-believe. Nakakatuwa siya, no? In the sense na, ang mahal ng sardinas, no? Alam mo ba magkano bilhin namin yun? 21.25? 26? Parang ganun. Ganun. So, imagine mo, ah, so 20 yung na 20 plus yung nawawala. So malaking ano po siya. Kaya hindi, wag niyo gamitin. Kaya natatawa ako sa sinasabi na lugi ka diyan. Walang lugi doon kasi hindi naman natin siya ginawa para to make profit. Ano lang yun, concept lang yung 20 pesos. Yun lang po yun. Concept lang siya ng pagtulong, no? Para lang kahit papaano, 'di ba? Meron tayong
naalala na 20 pesos. Thank you so much sa nag-sponsor si alias Wawa. Yes. Oh, so shoutout natin 'yan, 'di ba, naka-post 'yan. Eh MSK TV may nagsabi kanina na kakamping din. Sabi niya, ang pangit daw dahil daw dinonate tapos binenta. Oh, 'di ba? So saan ka pa doon sa 20 pesos? Hindi niya alam na mismo 'yung nag-donate, siya mismo nagsabi, nagbigay ng instruction na ibenta mo ng 1 peso. So, 'yun 'yung mga napapahiya, no, na mga nagbibigay ng mga opinion na katang-isip lang. Nagbibigay ng opinion na para lang mapapanira, no? At the end of the day, sila po 'yung napapahiya. Kaya nga sabi ko, basta alam natin 'yung ginagawa natin, tuloy lang natin. So, ngayon pala nag-iisip na kami. Pero bukas kasi meron akong gawing vlog. Vlog ito ha. Talagang sana yung pinakatamang bata yung makikita ko para dito sa vlog ko. Pero sana matuwa kayo, no, pag napanood nyo ito. Pero very exciting ito. Dapat nung isang araw to daladala ko na yung material, no, daladala namin ng MSK TV. Pero wala pa kaming nahanap na tamang subject, no, na tao or na bata na makakakuha nito, makakareceive nito. So, dapat kanina eh, meron na sana, kaso lang hindi ko dala. Napaka ano to, sure to magte-trending to pag napanood nyo talaga to. Kaya abangan nyo yan. Marami akong naiisip na pwedeng gawin, no, na ano lang, isa-isahin ko lang. Saya mingantok. Anong word nito? Hindi ko maintindihan to ah. Chinkwailong, ano ba yan? Indonesian ba yan? Thai ba yan? No, hindi natin maintindihan. Oh, kung ikaw nakaintindi niyan, so ayan, good luck na lang sa'yo. Ayan. Sa anong oras dyan, no? Sa ating mga kakapisa nandito, maraming salamat. Buti may nanonood sa akin dito sa may YouTube, no? Pagkatapos ko nito, try ko sa Facebook. Sa Facebook talaga marami. Pero dito, kahit konti lang nanonood, okay lang yan. Kasi marami naman manunood ulit. So, yun. Basta yun yung update natin. I'm sleepy. Ayan, tulog na po kayo. Tulog na po kayo. Ako din, actually, sleepy din ako. Pero, parang kasabi ko, gusto ko makipagkakwituan para talagang antok na antok ako mamaya. Bicoloragon Biners, of course. Of course, kakamping, ano yan. Yun. So, ayan, tuloy-tuloy lang. Sana meron pang mag-accept, no, at magkaroon ng kakamping 104. Kasi may 103 na daw. Wynas Diary, pa-shout out po. Ayan, shout out po sa iyo. Yun. Sana may kakamping 104. Oh, 'di ba? Pwede rin example ko may mga YouTuber kayo diyan and gusto niyo mag-pa-promote, no? So ang gagawin natin, let's say magdo-donate kayo. Oh, magdo-donate kayo. Tapos ipa-highlight ko siguro yung mga kakampings, dudumugin kayo. Itong channel na 'to nag-donate, no? So i-subscribe niyo 'to. No, so mabilis yan sila, no, pag nag-sponsor kayo diyan for a cost. Mas maganda na 'yon eh. Alam niyo dati nung bago lang yung channel ko, kwento ko sa inyo ha. Kahit no, si Erica Imbang, bawat ano ko sa kanya is talaga naglalabas ako ng pera, 20,000, 15, 10, 'yun ang mga inano ko, tapos nagpapaano pa ako ng cellphone, nagpapa-Apple dati. No, so talagang magastos talaga pag gusto mong mabilis ka ma-monetize, may mga ganun. So nagagastos talaga ako. Pa-message po ako sa FB page ko para makapag-pledge ako. FB page si Wynas Diary. Sige po. Yan po yung ano nyo, ma'am. Pwede kayo ma'am mag-message sa akin sa Kakamping 101. May message po dyan sa Facebook. Kayo na lang po mag-message sa akin. Kahit mag-hi lang po kayo sa Kakamping 101 sa FB page. No? Pero sige, re-reviewin ko yung ano mo. Mamaya titinan ko. Ayan. So maraming salamat yun ng mga nagpapaabot dyan. Pero yun, pag gusto nyo tulungan ko kayo sa mga message ko kayo. Sige po, maraming salamat. Yun, pag gusto nyo pong tulungan ko kayo sa inyong mga FB page, sa inyong kahit, no, kahit magkanong donation na itawag natin doon. Kasi any amount na i-contribute nyo para i-promote ko yung channel nyo, for sure yung mga kakampis natin, supportahan po kayo. Gagawin po natin yan, no? Pati dito sa FB page, no? Ipopromote ko, no? Sa any amount na mapabot nyo, malaki po yung ating project, no? Na masuportahan dyan, no? So, yun. Willing po tayo dyan. So, tuloy-tuloy lang, no? Mga kakampis. Mabuhay po, mga kakamping. Marami kasi po tayo mga kakamping na nagme-message na humingi ng tulong, no? Kung kaya ko lang, talagang gagawin ko po. Pero huwag kayo mag-alala.
papunta na po tayo doon, papunta tayo doon. Mararamdaman nyo yan na lahat po na kakamping from Katrabi support you. Ayan, maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Lahat po na effort nyo dito sa pinapasok nyo sa YouTube channel ko, malalaman nyo kung saan natin dadalhin yan, sa saan natin gagamitin. Mas marami pa yung matutulungan natin. So, ano lang, stay put lang kayo. Tuloy-tuloy po tayo. Hello sir, Elmski TV, sabi ni Siyang. Ayan. So yan, wag niyo po kalimutan suportahan si Elmski TV, nagla-live din lagi yan. Oh, suportahan niyo talagang mabait ko na kaibigan yan. Although kami nagkakilala lang kami niyan sa mga rallies and pareho kami ano, talagang ganun ka-active doon. And dalawa lang kami lagi magkasama, no? Kahit minsan magpandesal lang kami, Skyflakes, happy na kami. Ganun kami, no? Ganun kami. Minsan nung sa ano, nung sa Ateneo kami, talagang pagod-pagod din talaga. So, talagang laban talaga, no? Yun yung maganda doon. May na-meet tayo na kakamping na kahit papaano ay naging kaibigan po natin at napagkatiwalaan, no? And yun, tuloy-tuloy lang. So, siya pag nandiyan siya sa akin, talagang ina-assist niya po ako. So, galing pang Cavite yan, ha? Galing pang Cavite. Kaya supportahan natin siya. Mabait na tao talaga si Elmski TV, no? So, yun. Maraming salamat sa inyo. Ayan, magpapaalam na ako sa inyo mga kakampings, no? Dasal-dasal lang po tayo. And abangan nyo po yung mga uploads ko dito, no? Pati sa FB. San ka po ngayon, sir? Ayan. Dito lang po sa Manila. Sa Manila lang po tayo. So, abangan nyo po yan. And kanina, meron mga media naman na nag-reach out po sa akin. So, abangan nyo kung saan lalabas tayo, no? So, malay mo, bukas sa Soko na. Di ba? Pero hindi, yon. So, abangan nyo po. Yung mga mga kaganapan pa. He's always proud ka kamping, sabi ni Demdam Dapi. Ayan. So, sige po. Paalam na po ako sa inyo mga kakampings. And bukas kasi maaga ako dahil yung isa nating kakamping from Japan, uuwi. So, gusto may iabot siya sa akin na regalo. So, mga pasalubong. O, di ba? So, sabi ni ma'am, kita tayo ng maaga. So, sabi ko nga sa kanya, parang kasi kanina kulang ang tulog ko. Kaya sabi ko, parang kahit next time nila, ma'am, sabi niya, paano yan? Hindi ka mag-ano sa airport. Kaya, tapos naisip ko, sige na nga, sige. Nang aga kasi 6:30. Alam, pumunta ako sa airport. Oh. So, sabi ko, sige ma'am, sundi, pupunta na lang ako. Eh hanggang ngayon, hindi ko pa nakuha yung sasakyan ko. Talagang mahirap. Pero sige, tuloy lang. Ayan. So, maraming salamat sa inyo dyan, mga kampings. Good night na po. Matutulog na po ako. Pahinga na rin. No? Maraming salamat po sa inyo. God bless po, everyone. Bye-bye po.